kilalanin natin ang kandidata na magre-representa sa Pilipinas sa Reyna Hispano-Americana 2024 pageant, si Dia Mate, na karelasyon ngayon ni J.K. Labajo. The Philippine Showbiz List presents, Sino si Dia Mate, Reyna Hispano-Americana Pilipinas 2024? Artist, singer, and advocate. Ang 22-year-old na si Dina Marie Rimulya Mate, nakilala rin sa kanyang professional name na Dia Mate, ay isang unique talent mula sa Kawit, Cavite. Siya ay isang OPM singer, songwriter, music producer at beauty queen na patuloy na nag-iiwan ng marka sa industriya ng musika at pageantry. Noong 2022, siya ay napabilang sa Spotify Radar Artist, isang prestihiyosong programa na nagtatampok ng mga promising artists mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bilang isang influencer at freelance model, si Dia ay nagpakita ng kanyang kagandahan at talento sa iba't ibang platforms. Siya ay naging cover girl ng Parsync Magazine at itinampok sa mga artikulo ng iba't ibang kilalang media outlet. Ang kanyang presensya sa social media ay lalo pang lumalakas, lalo na sa TikTok at Instagram, kung saan siya ay mayroong lumalaking organic na following. Lumaki si Dia sa kapaligiran ng voluntaryong gawain at serbisyo sa komunidad. Sa edad na 8, nagsimula siyang pumunta sa Cribs Foundation Inc., isang ampunan at rehabilitation para sa mga batang babae na inabuso. Hanggang ngayon, regular pa rin siyang bumibisita sa Cribs at ngayon ay nagtuturo ng musika sa mga inabusong batang babae. Noong siya naman ay nasa high school, madalas siyang pumunta sa Chosen Children sa Silang, Cavite, isang ampunan para sa mga batang may pisikal at mental na kapansanan. Si Dia naging tampok na tagapagtanghal sa maraming fundraising at awareness events ng mga non-profit organization tulad ng Takbo, UNICEF at Kamalayan. Naging bahagi rin siya ng mga aktibidad ng disaster relief sa Cavite. Ang mga karanasan ni Dia sa mga ganitong gawain ay nagpatibay na kanyang malasakit at dedikasyon sa pagtulong sa iba, lalo na sa mga kabataang nangangailangan ng suporta at kalinga. Ang kanyang pagtuturo ng musika sa mga batang inabuso ay nagpapakita ng kanyang hangarin na magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa pamamagitan ng sining at edukasyon. Ang kanyang partisipasyon sa mga fundraising at disaster relief activities ay nagpapatunay na kanyang pagiging aktibong miyembro ng komunidad na handang maglaan ng oras at talento para sa kapakanan ng iba. Noong 2019, si Dia ay tinanggap sa University of Southern California sa Estados Unidos at King's College London sa UK. Gayunpaman upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa musika dito sa Pilipinas, pinili niyang mag-aral ng Communications Technology sa Ateneo de Manila University. Ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa musika at sa kanyang bansa. Sa kanyang free time, si Dia ay mahilig mag-surfing, pumunta sa gym at gumawa ng fashion content. Ang mga aktibidad na ito ay nagpapakita ng kanyang balansing pamumuhay at pagnanais na papanatili ang kanyang kalusugan at kagalingan. Ang kanyang interest sa fashion ay makikita rin sa kanyang mga posts sa social media kung saan nagbabahagi siya ng mga inspirasyon at ideya sa kanyang mga tagasunod. Sa kabila ng kanyang abalang schedule bilang isang mang-aawit, songwriter at influencer, nagagawa pa rin ni Dia na maglaan ng oras para sa kanyang personal na interest at libangan. Ang kanyang kasipagan at kakayahang mag-multitask ay patunay na kanyang dedikasyon hindi lamang sa kanyang karera, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Storytelling through her songs. Noong 2020, pumirma si Dia ng kontrata sa Island Records Philippines, isang bahagi ng Universal Music Group. Ang Island Records ay kilala sa kanilang kahanga-hangang roster ng international artists. Sa Pilipinas, ilan sa mga pinakasikat na artistang pinasikat ng label ay sina Zac Tabudlo at Juan Carlos Labajo. Nag-release si Dia ng English at Tagalog songs na siya ang sumulat o kasama sa pagsulat, nag-produce o kasama sa pag-produce, kasama ang iba pang mahuhusay na artist. Sa kanyang single na Kahit Na, lumihis si Dia mula sa kanyang roots sa R&B at indie pop poetic storytelling upang tuklasin ang isang ganap na kakaibang genre ng musika. Dito, binibigyan kahulugan ni Dia ang mga love conundrum batay sa kanyang mga karanasan sa isang Tagalog pop song. Ang pirasong ito kung saan nakipagtulungan siya sa talentadong musikero at producer na si Gab Tagadtad ay ang huling bahagi ng Tagalog era ni Dia.
sa erang ito, nananatiling tapat si Diaz sa kanyang core sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga raw, honest, and relatable songs na may lyrics na nakatuon sa mga tema ng romantic relationships tulad ng falling out of love, heartbreak, recovering from a breakup, moving on, and finding love again. Ginampanan naman niya ang female lead sa music video ng kanta ni Zac Tabudlo na Nangangamba na inilabas noong October 1, 2020. Noong March 2021, inilabas ng Island Records Philippines ang kanyang single na Heart Hates Me na ginawa ng CRWN at noong June 4, 2021, inilabas niya ang kanyang 4-track extended play na Don't Quote Me. Naniniwala si Dia na ang pakikinig at paggawa ng musika ay isang mabuting uri ng therapy. Ibinahagi niya na ginagamit niya ang musika bilang therapy at kapag nagsusulat at nagproduce siya ng mga kanta, kadalasan ito ay tungkol sa mga pinagdaraanan niya o ng mga malalapit sa kanya. Relationship with J.K. Labajo. Sa paglalakbay ni Dia bilang isang artist, advocate at beauty queen, ay nakilala niya ang kapamilya actor na si J.K. Labajo, na tulad niya ay isa ring talented singer-songwriter. Unang lumabas ang mga haka-haka na siyang idinidate ni J.K. noong April 2023, kung saan isang TikTok video ni J.K. na ginagawa ang Boy Flow Dance Challenge kasama si Dia. Spotted din sila na nag-hangout at pareho pa sila na sa ilalim ng Island Records Philippines. Noong February 5, 2024 naman, ay naging Instagram official sila matapos batiin ni Dia si J.K. sa kaarawan nito. Sa post, mababasa ang birthday greeting ni Dia kay J.K. na, "To my light and my happiness, happy birthday love. May you receive everything you deserve in this lifetime. I love you." Na agad naman ni-repost ni J.K. at nilakipan ng tugon na, "Love you, BB." Tila unti-unti na rin ipinapakilala J.K. si Dia sa kanyang mga kaibigan nang makita ang beauty queen kasama ang singer sa isang pagtitipon. Kasama ang kapwa niya singer-songwriters na sina Moira de la Torre at Kyle Echari. Mula na kanilang soft launch sa Instagram, piniflex na nila ang isa't isa sa kanilang social media accounts na paraan nila upang ipakita ang pagmamahal at suporta sa isa't isa. Nang sumali naman si Dia sa MUPH 2024 bilang supportive boyfriend, ibinahagi ni J.K. ang isang post na nagtatampok sa kay Dia para hingin ang suporta ng netizens sa stint na kanyang girlfriend sa nasabing beauty pageant. Pageantry. Hindi naging prioridad ni Dia ang maging isang beauty queen noon. Gayun pa man, mula sa murang edad, alam na niya na nais niya makagawa ng positibong pagbabago sa lipunan sa kanyang sariling maliit na paraan. Ibinahagi niya na malaking impluensya sa buhay niya ang kanyang mga lolo at lola sa mother side. Ang mga itong araw ay tapat na mga public servants at mga haligi ng pagbabago sa komunidad. Ang lolo at lola naman niya sa father side ay aktibo rin mula pa noong bata pa siya sa community service. Ito ang nagpapatibay sa kanyang hangarin na magbigay inspirasyon at makagawa ng pagbabago sa kanyang sariling pamamaraan. Noon pa man daw ay hinahangaan na niya ang influential platform ng Miss Universe. Hindi nga lang daw ito nag-i-empower sa mga kababaihan, kundi para magbigay ng liwanag sa mga advokasya at adhikain na ating ipinaglalaban. Bilang isang taong nakakaranas ng anxiety at depression, nalaman daw ni Dia na ang musika ay isang epektibong tool sa pagtulong sa kanya na i-manage at pahusayin ang kanyang mental health. Kaya naman nagpasya siyang sumali sa Miss Universe Philippines 2024 upang iangat ang kanyang advokasya para sa kamalayan sa kalusugan ng isip sa entablado ng MUPH. Para kay Dia, ang pageantry at music ay mga anyo ng sining na isinasagawa lamang sa magkaibang paraan. Naipapahayag nga raw niya ng malaya ang kanyang mga saloobin at damdamin sa pamamagitan ng pagsulat ng kanta at paggawa ng musika. Sa pageantry naman, maaari niyang itaguyod ang mga bagay na ipinaglalaban niya at gamitin ang platform para magbigay ng inspirasyon sa iba. Biguman makuha ang corona, isa naman sa top 5 finalists si Dia para sa swimsuit challenge ng Miss Universe Philippines 2024. Sa pagtatapos na kanyang MUPH journey, muling nagpa siya si Dia na ipagpatuloy ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagsali sa Miss World Philippines 2024 kung saan 35 contestants silang naglaban sa limang corona. Sa 12th edition ng pageant na ginanap sa SM Mall of Asia Arena nito ng July 19, 2024. At sa pagtatapos ng patimpalak, si Dia ang kinoronahan bilang Reina Hispano-Americana Filipinas 2024. Pinahanga niya mga hurado sa kanyang dedikasyon sa pagtataguyod ng Filipino culture and heritage na isang mahalagang aspeto ng Reina Hispano-Americana pageant. Maliban sa corona, naiuwi rin niya ang ilang special awards tulad ng Sports Challenge, Miss Charity, Miss Nine Young Basic,
Miss Aqua Boracay, Miss Bagen, Miss Pro Cup at Miss Bench Active. Sa tagumpay na ito, isa namang proud boyfriend si JK para sa kanyang beauty queen girlfriend na malayo na raw ang narating mula na magsimula sa mundo ng pageantry. Si Dia ang magiging kinatawan ng Pilipinas si Reyna Hispano-Americana 2024 pageant na gaganapin sa Bolivia. Inihayag din ni JK ang kanyang kagustuhan na dumalo sa international pageant para suportahan si Dia. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!